Serbisyo publiko na po tayo. Andito po sa ating studio ngayon, live, si Manay Lolit Solis. Reklamo niya si Amy Santiago Oro ng Las Vegas Travel and Tours. Ang maseraw kasi nilang bakasyon sa Korea naging horror dahil pagdating sa airport, nalaman nilang peke pala ang kanilang ticket at hindi pa bayad ang tutuluyang hotel. Magandang tanghali po, Manay Lolit. Paparapi, alam mo, lagi akong araw-araw ako nakikinig sa'yo sa radyo. Hindi ko akalain na isang araw ako pala magkukomplain dito. Salamat naman po. Sabi ko nga kay Willie Rebillame nung tinanong ko saan ka pupunta. Sabi ko kay Rapi Turpo, ba't hindi ka pumunta sa abogado? Ba't kay Rapi Turpo ka pupunta? Kasi sa'yo may aksyon agad, di ba? Salamat naman po. Nasusolve agad yung ano. We're doing our best, Manay. Kaya nga. Basta ikaw, gagawin namin lahat na magagawa para maayos natin problema. So, ano bang nangyari? Si Alfred Vargas kasi, alaga ko. Ako manager ni Alfred Vargas. Okay. So, nung ano, nilapitan ko siya. Alfred, i-blowout mo naman kami. Apat kami reporter, ha? Okay. Si Salvi Aces na editor ng PSN tsaka PM, yung tabloid ng Philippine Star. Okay. Si Rose Garcia at si Vinya Vibar na mga movie writer din. Okay. So, sabi ko, i-blowout mo naman kami. Okay lang papuntang sa akin. Korea. Papuntang Korea. Package tour na lang. Ano, kasi pag package tour, mura yun. Sabi sa in-sponsor ni Congressman Vargas. Ni Alfred. Sabi, okay. Tapos siyempre, pag siya sponsor, siya ang hanap ng travel agent. Correct. Diba? So ang nahanap niya po travel agent, itong Las Vegas. Yan. Okay, pagdating po sa Las Vegas. Pero bago niya, ano, ito pong si Amy Santiago Oro. Kaano-ano niya po yung isang broadcaster? Na, si Gani Oro. Kaano-ano niya po yun? Hindi. Nag-text sa akin yung anak ni Gani Oro. Sabi, kabit daw ni Gani ang Amy. Okay, diretso talaga si Manny. Di ba? Magsalita. Okay. Babae sa dilim, kaya ganyan, madilim ang ginagawa niya. Ano. Okay. So, kinuhan po ng ticket lahat-lahat ni Congressman Vargas. Yung package tour. Yung package tour, doon po kay... Kay... Amy. Amy, hindi oro dapat, di ba? Oro gold. Parang Tanso. Amy Tanso siya. Okay. Yan. So, hawak niyo na po yung ticket, hawak niyo na po itinerary hotel, lahat ng hotel. So, pagdating ko ng airport, walay. Walay. Oh. Pagdating namin, sinalubong pa naman kami ng airport police. Di ba? Ay, mama, babiyahe pala kayo. Di pagpunta doon sa counter, sabi ng PAL, hindi naman nung kayo nakabook. Wala kayo sa listahan. Wala. Wala sa passenger manifest. Wala sa mga, eto na, sabi ko ganun ni Salvi Aces. Ay, nay, nakakahiya, nakatingin sila lahat. Bayaran ko na lang credit card, dito na lang tayo mag-ano ng ano, di ba? Okay. Yung mag-booking ka na lang doon sa mas ano. Mahal yun, times 3, times 4. Ayan, times 3, di ba? Kaya dahil, nako, 162,000 ang binayaran doon sa credit card ni Salvi Aces. Tapos sabi ko, magiging problema namin, paano ito pagdating din namin sa Korea, hotel. Wala rin pala kami booking. Oh, kasi peke lahat eh. Eh ngayon sabi ko, sige, tuloy na tayo. Patulong tayo sa Philippine Embassy, sa Korea, di ba? Just in case. Pero pagdating naman namin doon, in fairness, meron. Sabi nung front desk, ano daw, may nag-negotiate sa kanila online. Sino pong nag-book nung hotel nyo sa Korea? I don't know na kung may nautangan yan si Amy at nabook at nabayaran yun sa Korea. Pero matindi ho dyan, napayaw kayo dun sa airport. Sa airport. Tsaka hanggang ngayon kung hindi niya pa binabayaran si Salvi Aces, sabi niya, babayaran daw niya pagdating dito. Paano kung walang sumalo sa inyo, di napilitan kayong bumalik? Ano pa nga, mukha kaming ano, di ba kawawa? Imaginin mo. Hindi niyo ho siya tinawagan from the airport para pagmumurahin? Tinawagan namin at ganito nga. Sa awa ni Alfred, dahil nasa airport kami, nasabi ko, Alfred, ano ba ito? Napapaya kami sa airport. Hiningan pa uli siya ni Amy Oro ng 200,000. Nanloko na nga. Manluloko pa for the second time. At ang, ito pa, paparapi, no? Nanloloka ako sa kanya. Sabi niya, mapapahiya daw si Alfred Vargas pag nalaman ng lahat na kuripot siya mag-blow out. Na ang kinuwang tour, yung pinakamababa. Ano nakakaya po doon yung tumuli? Aba, ewan ko sa kanya. Di ba nakakaya? Hindi yun ang point eh. Kahit na gano'ng kamura yun eh. Kahit masawa MCA, pa kami tumira. Ang point is, nanloko siya, di ba? Yun. Siya po yung nakakaya. Hindi siyempre, po yung nagbigay ng tulong. Kaya nga, tsaka hindi. Hindi mo naman masisisi. Okay. Number two nga siya, no, kabit nga siya. Siguro kaya ganyan ang takbo. So, magkano hulat ang nabayad nung... Si ano si Alfred Vargas, unang nagbigay sa kanya 100,000. Okay. Tapos nagdagdag uli ng 50,000 para maiba nga yung ano namin hotel. Okay. And then 200,000 bago kami umalis. Okay. Tapos si Salvi Aces, nagbayad ng 162,000 sa counter ng PAL. 350 plus 160? 60. Ito'y 510,000. Kaya nga. Kalahating milyon ang nadugas. Kaya nga. Alright. Nakakausap niyo pa ho ito ngayon si ano si text ng text ang nangako siya babayaran daw niya Salvi kasi sabi ko bayaran mo lang si Salvi wala nang ano I mean sila naman ni Alfred ang nag-usap doon sa mga unang bayaran di silang dalawa mag-settle noon pero yung kay Salvi kung pwede ibalik niya
agad-agad. Oh, okay. At tapos wala, pangako ng pangako, ganito daw, maniningil. Saan ho ba itong Las Vegas travel and tours? Saan po located ito? Baka mahalay ko, baka mamaya fake din yan, no? Nasa, diba? Ayan, yan yung picture ni Amy Santiago. Oh, siya diba? Ho ba yan? Oo nga. Kasi ewan ko kay Alfred kung ba't nagtiwala sa ganyang klaseng mukha. Tingnan mo, paparapi, ikaw ba pagkititiwala mo yung mukhang yan? Okay. Oo, kung ako una nakilala niyan, hindi ako magtitiwala, ano? Okay. Kaibigan niyo ho ba yan? Hindi, no? Hindi ko nga sa kilala, no? Okay. Ba't ho diyan kumuha ng ticket? Ang dami-dami po travel agency. Kasi, di ba, talunan si Gani Oro kay Alfred? Pareho sila kumandidato. Siguro, dahil nga loser siya, naawa siguro si Alfred bilang tulong, tinulungan yung kanyang kabit. Yan. Ayun, ang nangyari. Di ba? Okay, nasa ilin telepono si Mr. Gary Domingo, hepe ng BPLO sa Quezon City. Magandang hapon po sa inyo, Sir Gary. Sir. Good afternoon, Rapi. Good afternoon sa mga tagapakinig natin. Ito pong Las Vegas Travel and Tours. Quezon City po ata ito, na-research na po namin. Oo, actually, kinek na natin nung ipadala sa atin ng staff mo. Kumuha siya ng permit sa Quezon City noong 2010, pero hindi na siya nag-renew. Ah. Pero okay. Ang records namin so far, dalawa yung opisina. Isang dyan sa may Sacred Heart sa Doña Alphonse sa building sa Timog. Okay. At merong isa sa Doña Imelda. Pero parehong 2010 lang kinuha, hindi na ulit nila ni-renew pagkatapos. Ah, so illegal na po ito? Kung illegal na. So pwede nating ipasarado na immediately yan, Ravi. Ayun. So pupuntahan niyo po ito ngayon sa inyong tangka. Sige, papupuntahan. Gagawa ko ngayon immediately ng mission order para mapapuntahan ko sa tao ko at maipasarado immediately. Ayun. Okay. Sandalan po. So, Manilo ulit, masasara na po ngayon mismo, ngayong araw na ito, yung dalawang opisina niya. Okay, hindi pa tayo tapos. May pambayad kaya sa opisina? Kahit na yata hindi pa sarado na yung sure ako. Baka wala siyang pambayad sa kanyang mga landlord. Kaya nga! Okay, sir, salamat po, sir. Ha? Sige, sir, okay, rapi mabuhay. Mabuhay kayo. Nasa yung telepono si Colonel Raymond Ligudain, na CIDG Anti-Fraud. Maganda hapon po, Colonel. Sir. Yes, sir. Matapunan po. Sir, ano ang pwede maikaso dito sa isang travel agency na nanloko po ng kanyang mga kliyente at nagmukhang tanga yung kanyang mga kliyente pagdating po ng airport at wala ho pala talagang lisensya para mag-operate bilang isang travel agency ayon na po mismo sa BPLO? Ano ang pwede maikaso dito, sir, on top of na sila po yung mapapasara, Colonel? Well, kung sila po ay sumingil ng mga bayad ng mga plane ticket at wala namang plane ticket na naibigay po sa kanila o kung meron man po at hindi po na-accept ng airline yung ticket na yon dahil allegedly parang napanggit peke, obviously may tapa rin po doon sa ginawang panloloko po na yon. Ayun, so staffa po ang pwede maikaso natin dito kay Amy Santiago Oro? That's possible case po. On the other hand, yung sinasabing wala pong permit, tingnan po natin yung other cases na pwede natin maitampa sa kanila. Kasi kung wala naman po yung mga kakakulang permit, that's a blatant illegal business operation po. Tama. Doon pa lamang, sir, na the fact na wala na po pala silang permit since 2010 and nag-operate pa rin po sila, tumatanggap pa rin po ng pera sa mga kliyente, meron na talagang intensyon na manloko. So fraud po 'yon, di ho ba? Pasok agad 'yon. Oh, that would add an aggravating doon po sa krimen na ginagawa nila. Okay. So meron po silang kaso doon. Sige po, Colonel, pupunta po kami diyan para masampahan po siya ng kaso estafa. Opo. Paki-advise na lang po yung ating mga complainants, lahat po ng pieces of evidence na meron po sila, pakidala po nila. Yan po kasi ang numero uno nga kailangan natin para ma-establish po natin yung exact crime na maaaring nakomit po nung kumpanyang yun po. Okay. So Manilo ulit, masasara yung kanyang agency today and then masasampahan ang kasong estafa. Ito pong si Amy Santiago Oro. Tatawang ko pa sa kanya yung Department of Tourism. Hindi na kailangan kasi masasara na para sana pakatanggalan sila ng accreditation. I'm sure hindi siya accredited kung permit niya siya nakuha. Ano po? Now, nakikinig lang po daw, ayaw daw po, ayon sa monitor, ayaw daw pong sumagot, pero nakamonitor. E baka meron po kayong gustong sabihin dito kay Amy. Nakikinig lang po, nanonood sa atin. Hindi. Pinapanood lang po tayo ngayon. Kaya nga, paparapi, na-realize ko talaga. Di ba parang pagka nag-aral ka o nag-apply ka ng trabaho, may resume ka, di ba? Mm-hmm. Nalalagay mo, itong pinanggalingan ko, itong ano ko, ganito-ganito. Accomplishment. Siguro sa mga kriminal na tulad ni Amy, meron din siya talagang resume na gustong ano. Gusto niya ipakita sa lahat na naloko niya si Alfred Vargas, na isang congressman, naloko niya si Lolit Solis, na
scam queen. Ako, tapos gusto niya akong iskamin. Ako, gusto niyang agawin yung aking corona. Ako, tumigil ka, Amy. Magdusa ka. Ang tawag po diyang is trophy. Ginawa kayong trophy. Kaya nga. Na trophy hindi sa pwede, no? Oo. Okay. Tapos si Gani, ang kinakairita ko pa, nung tumawag si Gani, sabi niya ganon, parang feeling niya pa, pinaproteksyonan niya si Alfred, nakawawa naman daw si Alfred, may skandalo pag nalaman na lahat kung anong klaseng, ano, kung anong klaseng turang binigay sa amin. Hindi skandalo yun, no? Skandalo ba yun kung nagtitipid siya? Buti nga, blinokat siya pa kami, no? Hmm. Nagbagad ng loob po yung tao. Kaya nga. So, wala ho dapat ikahiya doon at wala ho dapat maisabi na masama doon sa pagiging mabait. Kaya nga. So, tsaka hindi, paparapi, gusto ko lang magpasalamat kay Alfred Vargas nga dahil dito sa... Kahit na pangit yung naging bakasyon namin, okay lang, di ba? Tsaka kay Marian Rivera, kasi nung nakikita niya naguguluhan na kami sa paghanap ng ticket, willing siyang bayaran yung ticket. Mm. Di ba, si Marian Rivera mismo, ha? Baka mamaya, pag narinig pa ni Amy yun, puntaan si Marian at utangan, no? Palautang mo ba ito si Amy? Eh, nakita mo naman kung saan kumukuha ng dato. Okay, paano ho, nanay, kasi sa aming karanasan, yung mga naisusumong dito, 8 out of 10, nagkikipag-usap at nagkikipag-areglo. Paano kung nilapitan kayo, nag-sorry sa inyo? Basta bayaran niya si Salve Asis. Yung kanila ni Alfred, sila mag-usap. Pag si Alve Asis lang. At nag-sorry sa'yo? Okay lang. Okay na? Oo. Kahit na pangalabas ang... Kahit nakabit siya ni Gani Oro, papatawarin ko siya. Diba? Anong kinalaman mo yung pagiging kabit sa kanyang diba problema? Diba pagkakabit, ganyan talagang gawain. Okay. Sige yung, po. Yung ano lang, diba? Yung kagaya nung next complainant. Okay. Siyempre, pagka nangaagaw ng asawa, ng may asawa, ano yung salbahe. Okay. Sige po. Ayaw pong makinig, ayaw pong sagutin ni Amy Santiago, pero considered it's done. Tomorrow po, sarado na po yung... Basta bayaran niya lang si Salve. Okay na. Tatahimik na ako. I'm sure babayaran niya po yan dahil kakasuhan po siya. So, siguro hindi niya ma-afford na siya po yung makukulong. At the same time, masisira po yung pangalan. Baka naman sanay naman siya talaga makulong. Hindi, baka ngayon na po ito na-expose. Baka matagal na po siyang... may ganyan ginagawa, may ganito, no? At sinasalo po siya ng may taong nagsasalo sa kanya. This time, wala nang pwedeng sumalo dahil na-expose na. Eh, baka makikipag-areglo po ito sa inyo at babayaran po yung magkano utang. Oo nga, yung kay Salve. Sige po. Thank you, Paparapi, ha. Thank you. Sige po, Nanay. Thank you po. Thank you.